Papuri po sa Panginoon sa ating pong mga pag-aawitan. Good morning po! Good morning din po sa mga kasama po natin online. So remind lang natin ang ating pinag-uusapan at pag-uusapan sa buong isang taon, ang 2022, from Galatians 5:22-23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ganito. Ito yung bunga ng Espiritu Santo na ating pinag-uusapan. So sa ilang linggo, 5 to 6 weeks yata, pinag-uusapan natin yung kapayapaan, peace. Ano, na dapat nadarama natin sa ating mga buhay. Tayo ay mga peaceful. Ano? So ngayon naman pag-uusapan natin yung pag-ibig, yung love. Ano po, sa ilang mga linggo ng ating pong mga pag-uusap. Ano po? Okay, remind lang din natin, yung fruit of the Holy Spirit is power of God in us. So kung yung 9 na ito na fruit of the Holy Spirit is present within us, it means God is in control of us. Ang Diyos ang nasusunod, ang Diyos ang nabubuhay para sa atin. And the fruit of the Holy Spirit is the result of transformed life. Ano po? Ang katunayan na tayo'y mga binago ay yung makita sa buhay natin yung fruit of the Holy Spirit. Ano? So yun yung katunayan ng transformed life. Binagong buhay. So dapat tayo'y peaceful, tayo ay loving. O, yan naman ang pag-uusapan natin today. Because the fruit of the Holy Spirit is love. Ano, pag-ibig. Marami ngayon masyadong excited, masyadong masaya. Ano, tingnan mo katabi mo, masaya yan. Ano, masaya yan. Basta mga pag-ibig. Ano? Happy ang lahat, basta love. Ano? Yan ay baka nakapag-schedule na yan ng ano ng date niya ano bukas yata Valentine's ano eh. So tapos nakabili na siguro yan ng ano ng chocolate na hugis puso ano nag-aantay ng ano pagbibigyan, naka-order na yan ng bulaklak ano nag-set na yan ng date na bukas. Pero kung merong masaya, meron ding malungkot. Ano, meron din mga malulungkot eh. Ba't malungkot eh? Pero yung ilang February 14 na ang lumipas eh, single pa rin. Ano? Malungkot nga. Ano eh? Meron namang iba, kung kailan malapit na mag-February 14 at saka nagkagalit. Ano? Tsaka biglang nagkaroon ng war yung mag-asawa. Ano? Tsaka biglang nagkahiwalay ang mag-boyfriend at mag-girlfriend. So malungkot nga naman yun. Ano? Ngayon, bakit masyado ang pagpapahalaga ng tao, most especially us, mga Filipino, sa Valentine's Day o Araw ng Mga Puso? Bakit masyado yung pagpapahalaga natin? Kaya tingnan nyo, lahat ng kainan ngayon, puro puso yan eh. O, tapos lahat puro promo sa puso. Ano, tapos bukas ang mga social media account natin puro puso 'yan, ano. O, bakit sobra ang pagbibigay pansin natin sa Araw ng Mga Puso? You know why? Because our greatest need in life is love. 'Yan ang greatest need natin. Actually, maging si Jesus, 'di ba, kinwestiyon siya, sabi sa kanya, what is the greatest of all commandments? Ano sabi ni Jesus? Love God and love others. Yan ang greatest need of us. Ano po? Yung tinatawag nating pag-ibig. To love and to be loved. Ang tayo ay magmahal at tayo ay mahalin in return. Diba? Yan yung napakahalaga sa buhay natin. Ano po? Kasi yan talaga ang basic human desire ng tao. Love. Diba? Ang siya'y mahalin at siya'y magmahal. Do you remember Leia? Yung reflection natin sa Genesis chapter 29, kung nanonood kayo ng mga videos na sa YouTube natin. So yung chapter 29, makikita natin si Leia, wala siyang hinangad kundi ang mahalin siya ng kanyang asawa. O, kasi nga naman, sampid lang siya sa puso ni Jacob. Dahil ang love talaga ni Jacob ay si Rachel.
Handa siyang magtrabaho para kay Rachel. Pinagtrabahuhan niya ng 7 years, umabot pa ng 14 years para lang mapangasawa niya si Rachel. Pero customary daw sa kanilang lugar na dapat yung panganay muna ang nag-aasawa, eh si Leah ang panganay. Kaya naging asawa rin niya si Leah. Kaso yun ang naging masaklap sa buhay niya. Dahil hindi siya gaanong mahal ni Jacob. Kaya tingnan ninyo yung kanyang dialogue. Genesis 30 verse 20. Napakainam itong kaloob sa akin ng Diyos. Sabi niya, pihulubusan na akong mamahalin ng aking asawa sapagkat anim na ang aming anak. Sa Genesis chapter 29, mula sa panganay niyang anak, isa lang ang dialogue niya hanggang ika-anim na anak. Mamahalin na ako ni Jacob. Nung isilang ang kanyang unang anak na si Ruben, sabi niya, naku, mamahalin na ako ngayon ng asawa ko na si Jacob. Hindi pa rin. Nakapangalawa, sabi niya, naku, mamahalin na ako ni Jacob. Hanggang pang-anim, ang kanyang sinasabi, ang dialogue niya, mamahalin na ako ng asawa ko na si Jacob. Kasi ang basic human desire nitong si Leah is to be loved. Diba? Kasi yan ang basic human desire ng lahat ng tao. Tayong lahat, yan ang pinakamahalaga sa buhay natin. Pag-ibig. Ang tayo umibig at tayo ibigin in return. Diba? Mahirap kasi ang walang pag-ibig. Diba? Mahirap ang walang umiibig at walang iniibig. Ano? Siyempre, yung pag-ibig naman, di naman laging romantic ano yan eh. Love, ano, pwedeng romantic love, pero yung pag-ibig pwede namang dun sa mga cactus ninyo ilagay, ano, mahal na mahal mo yung cactus mo, ano, nakapag umuwi ka, eh, talaga namang todo body, di ba, nakapagpapasaya pag meron kang pinaglalagyan ng love, eh. O kaya yung aso mo, di ba, nakapag sinalubong ka, ituwan-tuwa ka, ipagod mo yung nawawala. Depende kung sa inyo ilalagay. Pero ang point natin, napakahalaga talaga nung tinatawag nating pag-ibig. Ang pag-ibig ang nagpapasaya, nagpapaligaya, at nagbibigay kulay ng ating pong mga buhay. Actually, maliit pa tayong bata, gustong-gusto na natin pag-usapan yung love. Di ba? Yung mga question na lalo na sa mga Islam book. Di ba? Nausuhan ka ba niyan, Dadyo, ang Islam book? Nakasagot ka riyan. Ano? Yan yung mga tanong din sa Islam book. What is love? Ha? Palitan naman kayo. Di ba mga kaklase mo? Lahat yan may Islam book eh. Palitan kayo. Sagutan mo yan. Sagutan mo. Tapos ikaw rin sumasagot ng kanila. Oh, ang mga question lang, what is love? Tapos yung may kilig pa dun sa susunod eh, yung who is your first crush? So, ayan na, ano? Nag-crush na po yung first crush ko, ano? Oh, kasi pag-ibig ang usapan, iba. Iba ang pakiramdam natin. Bagamat ngayon, wala na yata ang Islam book. Ano, wala na. Hindi na alam yan ng mga bata-bata, ano? Yung Islam book. Kasi ang uso na ngayon, K-drama. Ano? K-drama na. Bakit ang mga kabataan, hook na hook sa ano, K-drama. Sino yung mga nanonood ng K-drama? Oh, dami, ano. Siyempre, hindi magtatas pa isa-isa daliri lang taas niya. Ano. Actually, hindi naman mga kabataan lang nanonood ng ano, K-drama. Pati mga jutanders. Ano. Maraming mga matatanda, kaya hindi makagalit ang mga nanay sa anak nila eh, na napupuyat. Pati yung nanay napupuyat na rin. Kakapanood ng K-drama na yan. Oh, bakit hook na hook sa panonood ng K-drama ang mga mag-iina, ano, sa panonood niya? Bakit? May kilig factor? Bakit? Kasi yung kwento is about love. Love stories yan eh. Diba? Kasi gustong-gusto natin mga love stories, mga love songs. Basta merong lumabas na love song, patok agad yan eh. Ganun ang ibig sabihin, mga love topics, gustong-gusto natin yung pinag-uusapan. Dahil ang ganda, ang saya, at kulay ng buhay depende kung may minamahal tayo o nagmamahal sa atin. Masarap yung alam mong may nagmamahal sa'yo. Tama? Yung alam mong love ka. Pag alam mong may nagmamahal sa'yo, naku, sasayang-sasaya kayo. Alam mong may nagmamahal sa iyo eh. Nakakabalo kasi yung walang pag-ibig at walang iniibig at walang umiibig. Pero yung alam mo na merong umiibig sa iyo, may nagmamahal sa iyo, kinikilig ka. Lalo na crush ka pala ng crush mo, talaga namang ano. Oh, di ba? Nakakakilig yan mga kapatid. Ano po?
gustong-gusto natin kasing malaman kung mahal tayo o may nagmamahal sa atin. Kaya nga, di ba, yung bulaklak ng garden ng nanay mo, naubos mo nga. Eh, ano, kaka, she loves me, she loves me not. Ano, ginawa nyo ba yan? Ginawa nyo? O, lahat naman tayo ginawa natin yan eh. Nung bago ako rito, naubos ko yung santan eh. Ano, sabi ko, she loves me ba? She loves me eh. Kasi lima lang ang petals ng santan eh. Ano, wow, sabi ko, she loves me. Ano? Oh, ayun. Dali na. Ano? Oh, ang santan lang ang nagsabi, ha? Santan. Ano? Eh, ako'y kumonsulta sa santan. Sa santan kayo kukonsulta. Ano? Panalo agad. Ano? Pero ang point natin, mga kabatid, di ba, bulaklak pa lang ang nagsabi, ang saya-saya mo na. Di ba? Kasi nga, ganun ang feeling pag alam mo na merong nagmamahal sa'yo. Iba ang feeling kapag alam mong may nagmamahal sa'yo. Pag mahal ka ng nanay mo, ng tatay mo, masaya ka. Malungkot yung anak ka, tapos hindi mo nararamdaman na mahal ka ng nanay at tatay mo. Di ba? Kasi masarap talaga yun. Alam mong mahal ka ng mga anak mo. Di ba? Mahal na mahal ka ng anak mo, sinusuportahan ka, inaalagaan ka. Ang sarap nun. Alam mong mahal ka ng teacher mo. Diba? Mahal ka ng kaklase mo, mahal ka ng mga tao sa paligid mo. Diba? So napakahalaga yan, napakasarap niyan. Pero higit na masaya, at dapat ipagmalaki ang isang katotohanan na mahal ka ng Diyos. Yun ang pinakamaganda eh. Diba? Mahal na mahal ka ng Panginoon. Pakisabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ni Lord. Baka dinagdagan nyo, sana kunin ka na ni Lord. Huwag ganun ha, baka dinagdagan nyo. Mahal na mahal lang ha, mahal na mahal. Huwag nyo isusunod yung sana kunin ka na ni Lord. Ano? Kaya tigilan ng drama ngayong Valentine's Day. Ano? Kasi maraming nag-drama ngayon eh. Naku po Lord, bakit ganito? Malamig na naman ang aking ano, Valentine's Day. Ano? Wala na namang nagmamahal sa akin. Listen, hindi tayo pwede maging loveless. Kasi may nagmamahal sa atin ang Panginoon. Mahal ka ng Panginoon, mahal mo ang Panginoon, that is enough. Mag-date kayo ni Lord. Oh, di ba? Siya ang paka-date nyo ngayong ano, araw ng mga puso. Ano? So yun ang pinakamagandang date eh. Ano, 1 John 4:10. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. The origin of love is God because God is love. So siya ang pinagmulan ng lahat ng pag-ibig. Sabi niya, kaya lang tayo marunong umibig dahil inibig tayo ng Diyos. So in other words, the origin of love is God. And the object of His love is us. Tayo ang object ng kanyang pag-ibig. And the proof of His love is His only begotten Son, Jesus. Diba na ibinigay niya at ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. At pinakamagandang proof yun. Hindi mo pwedeng pagdudahan. Diba? Talagang napakalinaw na proof na mahal ka ng Panginoon. Bakit? Kasi ibinigay niya ang bugtong na anak niya para sa atin. Ang question na lang natin ay ganito. Kasi walang duda, mahal tayo ng Panginoon. Ang tanong na lang, gaano niya tayo kamahal? Gusto niyong malaman kung gaano niya tayo kamahal? Tignan natin. Ephesians 3:17-18. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy people to comprehend how wide, how long, how high, and how deep is the love of Christ. Yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, mahirap niyang intindihin. Kasi bakit mahirap siyang intindihin? Imagine niyo sa kabila ng mga ginagawa nating mali, sa kabila ng malaking kasalanan na ginagawa natin, sabi ng Diyos sa iyo, I love you pa rin. Hindi ka ba mamamangha doon? Anong meron sa Diyos? Bakit sa kabila ng ginagawa ko, I love you pa rin? Kasi tayo, di ba? Pag may ginawa ka ng mali, I hate you na. Di ba? Tayo ay mi ultimo adjust na. Paalam na. Di ba? Magpapaalaman na tayo. Pero sa Diyos, hindi. Kahit gaano kalaki ang kasalanan mo, sasabihin niya sa iyo, mahal pa rin kita.
Halika lang, bumalik ka lang sa akin. I love you pa rin. Ganun ang Panginoon. Kaya sabi ni Apostle Paul, gusto ko makomprehend nyo. Sabi niya, malaman nyo, maintindihan ninyo how wide, how long, how high, and how deep is the love of Christ. Because God's love for us is beyond our comprehension. Mahirap yang arukin, mahirap yang abutin, hindi yang kayang isipin at sukatin ng ating sariling mga pananaw. Diba? Kasi ganoong kalaki, kalalim, kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi ng isang kanta, diba? The love of Jesus. Para sintonado kayo. O sintonado nagsimula. O sige nga. The love of Jesus. And wonderful the love of Jesus. Sweet and wonderful the love of Jesus. Oh, oh, wonderful. Ito maganda, sabi niya. Higher than the mountains, deeper down the ocean, wider than the universe. Oh, oh. Gaano raw tayo kamahal ng Panginoon? Sabi niya, it's higher than the mountains. It is deeper than the oceans. It is wider than the universe. In other words, mahirap yung sukatin. Mahirap yung intindihin. Mahirap yung unawain. Hindi kayang arukin ng sarili nating kaisipan. Diba? Ganun tayo kamahal ng ating pong Panginoon. Kasi yung love ng tao, kaya mong sukatin. Kaya mong maintindihan kasi sasabihin mo, kaya lang naman ako mahal nito kasi sinusustentuhan ko eh. Ano? Kaya lang naman ako mahal nito kasi may nakukuha sa akin eh. Kaya lang naman ako mahal nito, ganito, ganyan, ganyan. Kaya mong sukatin. Pero ang pag-ibig ng Diyos, di mo kaya. Ganong kalawak at kalaki ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ano po, hindi yan napuputol, hindi yan nawawala. Awit 103 verse 11, ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya, ganun ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Diba sabi ni David, sige nga, sukatin mo nga yung agwat ng langit at lupa. Hindi nyo kaya yan, sabi niya. Mahirap yung sukatin. Bakit? Dahil ganun ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mahirap yung sukatin. It is immeasurable. Walang sukat ang pag-ibig ng Panginoon. Tayo kasi sinusukat ang love eh. Ano? Nanunukat yung love natin. Lamentations chapter 3, 22 and 23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Kanta rin yan. Sabi sa akin nung isang kabataan kaya, nag-concert ka na naman bro. Ano? Kanta ulit dito eh. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faith. Ganyan inilalarawan ng propeta yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi niya, His steadfast love never ceases. Hindi yan nagmamaliw. Hindi yan nawawala. Hindi yan natatapos. Hindi yan nagwawakas. Ganyan ang kanyang pag-ibig. So, God's love for us is never ceases. Diba? Hindi yan natatapos. Hindi yan nawawala. Hindi yan nagmamaliw. Marami kasing pag-ibig ngayon, ang bilis magbago. Ang bilis mawala. Tama? Sabi nga nila eh, instant nagmahal, instant nawala yung pagmamahal. So, ganun ang nangyayari sa pag-ibigan ng mga tao. Ano po? Yung iba ang kadate niya last February 14. Iba na naman ang kadate niya yan sa bukas. Ano? Bakit? Kasi ang pag-ibig ng tao ay nagmamaliw. Diba? Pero ang pag-ibig ng Diyos, hindi yan nagmamaliw. Tingin yung pag-iibigan ng tao. Bakit merong mga celebration monthly?
Diba? Batian sa social media, happy monthsary babe. Oh, ganyan pa yan. Ano? Puro monthsary. O bakit nag-celebrate ng monthsary? Alam nyo? First monthsary, third monthsary, fifth monthsary, seventh, 11th. Bakit? Kasi walang katiyakan na mag-aabot pa sila ng anniversary. So, kailangan na silang mag-monthsary. Pero ang malupit yung susunod. Meron na ring happy first week-sary. Ano? May week-sary na. May celebration na. Totoo yan, di ba? Nagse-celebrate ng week-sary. Happy first week-sary, babe. Ayan. Ano? Bakit nagwi-week-sary? Kasi walang katiyakang magmamansaryan. Ano? Bakit? Dahil ang pag-iibigan, kadalasan nagmamaliw. Nagbabago. Di ba? Natatapos. But listen, the love of the Lord for us never ceases. Hindi yan mawawala. Hindi yan magmamaliw. Magbago man ang lahat, hindi magbabago ang pag-iibig niya sa bawat isa po sa atin. Ano po? May pag-iibigan kasi ngayon. Yung pag-iibigan ng tao. Mahal ka lang kapag may nakukuha sa'yo. Meron nga pang pag-ibig. Ano eh? Pang ano lang, may schedule eh. TTH, may pang MWF, ano? Pang weekend, pang weekdays. No? Hindi ganun ang pag-ibig. Ha? Meron pa nga isang linggong pag-ibig. Eh, di ba? Lunes, nang tayo'y magkakilala. Martes, muli tayong nagkita. Miyerkules, nagtapat na siya ng kanyang pag-ibig. Huwebes, bumigay na. Inibig din kita. Sabi niya, Biyernes, yan ang pinakamasaya. Punong-puno ng pagmamahalan. Mga puso natin sadyang nag-aawitan. Diba? Sabi niya, Sabado, eto na. Ito yung masaklap na yung Sabado. Nagkatampuhan na! At pagsapit ng Linggo, giliw ako'y iyong iniwan na. Isang linggong pag-ibig lang. Ano? Kasi nga nagmamaliw ang pag-ibig ng tao. But listen, ulitin ko, ang pag-ibig ng Diyos never ceases. Naalala yung prodigal son. Yan ang pinakamagandang picture ng pag-ibig ng Diyos. Eh. Yung prodigal son, gaano mang kalaki ang kasalanan niyang ginawa. Diba? Bumalik siya sa kanyang tatay. Ang sabi niya, gawin na lang po ninyo akong alipin. No, hindi pumayag yung tatay. Tinanggap pa rin siya at ginawa pa rin siyang anak at ipinag-celebrate pa. O, bakit? Kasi ganun ang pag-ibig ng Diyos. Diba? Ang pag-ibig ng Diyos, hindi nagmamaliw. Anak ka niya, umalis ka, bumalik ka, anak ka pa rin niya. Ganun ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa. Awit 103 verse 17, ngunit ang pag-ibig ni Yahweh ay tunay na walang hanggan sa sino man sa kanya may takot at pagmamahal, ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Yung kanyang pag-ibig daw walang hanggan, walang katapusan, walang limit, walang boundary. Ganyan magmahal ang Panginoon natin. Another, God's love is sacrificial. Ang pag-ibig ng Diyos, punong-puno ng sakripisyo. Totoo naman yan eh. Tandaan nyo, hindi kayo tunay na nagmamahal kung hindi kayo nagsasakripisyo. Dahil ang pag-ibig, nagsasakripisyo yan. Kaya, lalo na sa mga kabataan natin, bago kayo magsabi ng I love you sa isang babae, dapat ready kayong ibigay ang ATM nyo sa kanya. Ano, ganyan yan. Ano, ready na kayong ibigay sa kanya ang oras nyo. Ngayon, kung puro barkada lang ang aatupagin nyo, huwag kayong mag-I love you. Ano? Kasi may sakripisyo na gagawin ano, sa buhay natin. Ganun ang tunay na pagmamahal. Do you remember the two prostitutes na humarap kay King Solomon dahil pinag-aagawan ng isang bata? Sabi nung isang nanay, akin po yan na ang anak na yan. Akin po yan, sabi nung isa. Eh, hindi eh malaman ni King Solomon kung sino ang tunay na nanay. Bakit? Dahil wala naman DNA test nun eh. Na pwedeng malaman sana kung sinong tunay na nanay. So, ang desisyon ni King Solomon, hatiin ang bata. Tigkalahati kayo. Anong sabi nung isa? Aba, opo, sige, hati tayo. Ano? Sabi nung isa, tama po yung desisyon nyo, mahal na hari. Hatiin ang bata para meron ako, meron siya. Anong sabi naman nung isang nanay? Huwag na po, mahal na hari, ibigay na lang po ninyo sa kanya.
Nalaman tuloy ngayon ng hari kung sino ang tunay na nanay. Sino yun? Yung nagsasakripisyo. Okay lang mawala sa kanya ang anak niya basta't ito ay buhay. Kasi ang tunay na pagmamahal, nagsasakripisyo. Ganun ang pagmamahal natin at ganun ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Tingnan nyo, sabi ng John 3:16, "For God so loved the world." He loved us. Mahal tayo ng Diyos. So anong ginawa niya? Nagsakripisyo siya. He gave His only begotten Son. That is sacrificial love. Diba? Sabi ng 1 John chapter 4 verse 9, "This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son." Dahil mahal tayo ng Diyos, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak para sagipin tayo mula sa ating pong mga kasalanan at tayo bigyan ng buhay na walang hanggan. Sabi naman po ng John 15:13, "There is no greater love than to lay down one's life for one's friends." Si Jesus yan. Ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. Ganun niya inakripisyo ang sarili niya. Sabi pa po ng Bible, Romans 5:8, "But God demonstrated His own love for us. In this, while we were still sinners, Christ died for us." This is the best demonstration of love. Kung gusto niyong ipaliwanag ang love, kaya alam ang question, what is love? This is love. God gave His only Son. Diba? Para sa atin, that is a sacrificial love. Yan yung tunay na kahulugan ng pag-ibig. Yan ang demonstration ng love. Ano po? Ibinigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak at binigay ng bugtong na anak yung kanyang buhay para kanino? Para sa bawat isa sa atin. Kasi ang pag-ibig at ang tunay na umiibig, nagsasakripisyo. And God's love for us is disciplinary. Yes, God loves us. Mahal tayo ng Diyos. Pero ibig man sabihin, dahil mahal ka ng Diyos, kukonsintihin ka kahit mali ka na? No. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagtutuwid, nagtatama. Ang pag-ibig ng Diyos ay pwede kanyang saktan dahil mahal ka niya. Pwede kanyang gawan ng kung ano man ang makakabuti para sa atin para tayo po'y mapanuto at maituwid sa ating pong mga landasin. Parang katulad yan ng pag-ibig ng isang nanay o ng isang tatay, ano, ng magulang. Bakit ang mga magulang tayo as parent? Bakit tayo nagdidisiplina ng anak? Ba't tayo nagdidisiplina ng anak? Lalo na mga nanay. Bakit umaga nagbubunga nga sa anak? Ba't nyo binubunga nga? Dahil ba tama ang ginawa niya o mali? Alam ka naman sabi mo, binubunga nga mo, nag-uurong ka na naman, kauurong mo lang kahapon na. Meron bang ganun? Ganun ba ang mga nanay niyo? Ako po, napakagandang ano, pagbubunga nga ano. Nagwawalis ka na naman, ikaw wawalis mo lang. Di ba? Hindi naman ganun. Kaya sila nagbubunga kasi katatamad na din. Wala tayong ginagawa, wala tayong pakinabang o anything na meron tayong ginawang mali sa ating pong mga buhay na kailangan silang magbunga nga para magising tayo sa katotohanan at maitama yung ating maling ginagawa. Diba? Ganun ang pag-ibig ng isang magulang. Didisiplinahin tayo. Kasi love nila tayo. Kaya sa lahat ng mga kabataan, lagi natin sinasabi, listen, mga youth, every time na kayo binubunga nga ng nanay nyo, every time na pinapagalitan kayo ng tatay nyo, huwag kayo magagalit. Huwag kayo magtatampo. Kasi ang ibig sabihin nun, mahal kayo. That's love. Kaya naman, binubunga nga ka na nanay. Sabi, wow naman, mommy, love na love mo talaga ako. Ganon ang mga dialogue. Ano? Baka lalo ka masabunutan. Ano? Pero ang point natin, that's love. Pagmamahal yan, tingnan nyo mga kapatid. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 8, "Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak, kundi kayo'y mga anak sa labas." Matakot kayo pag hindi kayo dinidisiplina ng mga magulang nyo, hindi kayo anak. Dahil ang dinidisiplina ay mga tunay na anak. Yan ang ibig sabihin. Bakit? Tingnan nyo yung verse 6. "Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak." Kaya maging ang Panginoon natin sa langit, dinidisiplina tayo, pinapalo daw tayo. Diba? Dinidisiplina tayo,
Pinapalo tayo kasi mahal tayo ng Panginoon. Listen, may mga moments sa buhay natin na bumabagsak tayo. May mga moments sa buhay natin na yung mga down moment ng buhay natin, it's either nawala ka ng trabaho, mahina ang kita, nagkasakit ka, o whatever na nangyari sa buhay natin. Diba? Isipin nyo, baka merong itinutuwid ng Diyos sa buhay mo. Diba? Di ako mahal ng Diyos, natanggal ako sa trabaho. Pinatanggal ka ng Diyos sa trabaho kasi nakakalimutan mo na siya. Diba? Ganun lang naman yan, mga kapatid. Yung sasakyan ko na batak, ano, wala na kami sasakyan. Kasi laboy ka ng laboy sa halip na mag-church ka muna. Di ba? Ganun ang mga moment. Nadisgrasya ako, nagulang. Eh, kasi kung saan ka nagpupunta, hindi ka nag-church. Dinidisiplina tayo ng Panginoon. Tatanayin mga kapatid, every time na merong nangyayari sa buhay natin na painful, isipin nyo, may something na itinutuwid ng Diyos sa buhay natin. Meron siyang gustong baguhin sa buhay natin. Ano? Dahil, mahal tayo ng Panginoon. Love ka niya. Ayaw kanyang mapariwara. Ayaw kanyang maligaw. Ayaw kanyang mawala sa kanya. Kaya lahat ng kaparaan ang gagawin niya kahit masakit para lang maituwid ka niya. Tayo na dito mayo. Yung relationship ng pastol at tupa ay parang magulang at anak at parang Diyos at tayo. Kaya nga tayo as a Christian, di ba? Lagi tayong inihalin tulad sa tupa. Kasi ang tupa, matitigas ang ulo niyan. Kung saan niya gusto, doon siya pupunta. Ganyan tayo na mga tao. Kung saan mo gusto, doon tayo. Ganyan, ganyan, ganyan. Kung anong gusto natin, yun ang gagawin natin. Pero meron tayong pastol, nakakawitin tayo sa liig. Yan yung tungkod ng ano ng pastol. Kakawitin ka sa liig, ayaw mo, pero pipilitin kanyang hatakin. Masasakang ka, pero yun ay sa ikatutuwid mo. Diba? Gagawin niya yung kahit masaktan ka. Mahal ka niya kasi. Diba? Para lang dalhin ka niya sa tamang landas ng buhay. Tatandaan niyo palagi, ulitin ko. Pag meron tayong mga painful situations sa buhay natin, isipin niyo lang, mahal na mahal kayo ng Diyos. Pag walang painful, naku po, magtaka kayo. Ano? Baka pinababayaan na kayo, gawin nyo lahat ng gusto nyo. Bahala na kayo sa buhay nyo. Ano? Pero yan ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa. Let's pray. Lord, salamat po. Hindi lang namin nararamdaman ang inyong pag-ibig. Natututunan pa namin ito. Nakikita namin. Lumalawak pang aming kaalaman para tuklasin kung gaano nyo po kami kamahal. Kaya Lord, thank you po. Dahil hindi man namin kayang abutin, arukin ang inyong pag-ibig sa amin, nakikita namin kung gaano kalaki, kung gaano kalawak, kung gaano kalalim, kung gaano niyo po kami kamahal. Kaya Lord, thank you po sa pag-ibig na ito na ibinigay po ninyo sa amin. At nawa po, kami naman maging agent of love po ninyo. Hindi lang namin na-receive ang love nyo, kundi ma-share namin ito sa mga tao sa aming kapaligiran. Muli, pagpalain niyo po kaming lahat.